Hello guys, welcome to my house. Ayun. Meron ka bang naka-SOP? Nakagawa po ako ng isang reaction video dito naman sa TikTok. This is only my reaction. Nakakainis ka talaga, nakakainis. Yo, what's up mga ka-team? Ayan, welcome back to my channel, Team Passes Vlogs. And for today's video guys, meron tayong pa-house tour. Ayun, gusto nyo yun? Ayan guys, meron tayong pa-house tour dito sa bahay, dito sa Sterling Homes na matatagpuan dito sa West Edmonton guys. Ayan, ito yung bagong community ng Kinglet. Talaga namang napakagaganda ng bahay dito guys. Ayan, so dapat pala ganito yung aking pag-welcome. Ayan, hello guys, welcome to my house. Ayan. Yan, parang bahay ko na. Guys, hindi ko pa ito bahay guys. So, plano pa lang kami bumili ng bahay. Kaya titingin tayo ng bahay guys. Ipapakita ko sa inyo itong napakalupit na bahay. Itutur ko kayo sa loob. Kaya naman, kailangan nyo tapusin ang video na to. Yung para masaya. Ayun, ay nga pala guys, sa mga bago sa aking channel at ngayon pa lang nakapanood. Ayan, this is Team Passes. Huwag mo akong kalimutang isubscribe. Ayan, mag-comment ka na rin, mag-like. At i-hit ang aking notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos pa na i-upload. Iyon! Tara guys, punta na tayo sa loob. Napakalupit ng bahay na to. Ayan, two-story building. Ayan, andito yung entrance guys. Ayan. Ang lupit ng pintuan. Meron pa tayong pa-doorbell dito. Ayan, tour ko kayo sa loob. So, ayan guys. Ayan, andito tayo. At ngayon guys, dito meron tayong makakasamang Pilipina na realtor guys. So yan, mamaya papakilala ko sa inyo. Pero yan, itutur ko muna kayo dito sa bahay na to. Ayan. Ito guys, yung pinaka main. Mamaya papakita ko din sa basement. Ito yung isang room sa baba. Tingin nyo naman. Napakalupet. Ito kung gusto nyo kasama si Lola sa bahay. Ayan, meron siyang sariling... Actually, itong bed na to, na-expand to guys. Ayan. Napapalaki siya ng ganyan. Ayan. Tapos meron siyang sariling complete na washroom, 'di ba? Full washroom na. Ayan, ito yung taas, mamaya tataas tayo. So, ayan, ito kasi yung papuntang basement at saka papuntang sa may garage, ayan. So, ito yung kitchen. Ayan, nakikita niyo napakalupit ng kitchen. Ayun nga pala, guys, pakilala ko sa inyo, guys. Siya si Ma'am Lloyda. Hello, Ma'am Lloyda. Hi, Tim. Ayan. Good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Enjoy nyo ito, napakagandang bahay. Dream home, but you can have it too. Yes, yeah, yun. Ha? Napakaganda. Sige, pakita mo sa kanila. Ayan. So mamaya guys, may mga itatanong ako kay Ma'am Lloyda kung paano ba talaga mag-mortgage dito sa Canada. Ano yung unang mga simple requirements para tayo ma-approve sa mortgage. Pero bago yun guys, ituturo ko muna kayo dito sa malupit na bahay na to. Ayan guys, nakikita nyo ba yung malupit na kitchen? Diba? Nakakagigil, ang sarap. Tumira pag ganitong kaganda yung bahay mo, diba? Wow! Tapos ayan oh, may ano pa dito. Ito yung lutuan, malupit, 'di ba? Tapos wow, ang fridge nila, oh, grabe. Ang ganda. Ayan, ito yung living room nila. Napakalupit. Ayan oh. Ayan, actually andito yung TV. Ayan, pero pwede naman nating ilipat yung TV doon kung gustuhin niyo, 'di ba? So, dun sa kitchen, ito, yung nabanggit ko kanina, meron nga tayong dito isang full bedroom na may kasama ng full washroom sa mga visitors nyo or kung kasama nyo si Lola, si Lolo, ayan, pwede sila dyan magstay. Ayan, tapos ngayon, ayan, tataas naman tayo sa second floor. Diba, malupit? Oh, ayan, ang ganda ng second floor. Ayan na. Ayan, dito sa second floor, yung apat na room. Actually, limang room talaga ito lahat. Ayan. Ito, pag dito, meron din tayong ditong pool washroom. Napakalupit. Ayan. Ito, yung room ni Kuya. Ayan. Kung meron kayong anak. Ayan. Napakalupit ng isang bedroom. Ang room ni Ate. Asan ang room ni Yaya? Ayan. Ayan. Si Yaya. Ayan dito. Ayan. Meron tayo ditong pantry. Ayan. Ayan. Malupit. Tapos, sa kabilang ito, ayan. Meron din tayo ditong bonus pa na living room. Wow, malupit. Tapos meron pa ito yung ating pangatlong bedroom. Ayan. Ito yung pangatlong bedroom. Ayan. Kung tatlo yung anak nyo, ayan, tigi-tigi sa sila ng room.
Tapos, ito naman yung ating walk-in closet. Wow! Malupet. Ayan, ito naman yung master bedroom. Ito yung ating master bedroom. Wow, ayan, ito yung master bedroom. Ang ganda. Ayan, tapos pag nag-away kayo ni Mr. ni Mrs., dito matutulog si Mr. Ayan. Kasi hindi pwedeng matulog kay Mrs. Makaaway. Nakakalimot. Tapos, ayan, ito naman yung ating likod ng bahay. Ayan, pakita ko sa inyo. Ang ganda, oh. Actually, ginagawa pa yan. Hindi pa tapos yung ating backyard dyan sa labas. Ayan. Ito naman yung napakaganda nating washroom. Wow! Kompleto! Ayan. Ito yung ating CR. Ayan. Ito yung shower room. Wow naman! Ayan. Diba ang lupet? Oh, ang ganda! Ang ganda ng bahay na to. Ayan. Soon magkakaroon din ako ng pamilya. So, di ba ang lupit ng bahay na to, guys? So, ito yung Sterling Homes. Ang builder nito ay Sterling Homes. Ang bahay na ito ay nagkakahalaga ng $550,000. Ano pa lang yun, hindi pa yung kompleto. Pero pag gusto nyo kompleto siya, ayan, nasa ang total price nito ay nasa $660,000. Ayan. So ngayon, bababa ulit tayo. Papakita ko naman sa inyo yung basement bago tayo pumunta kay Ma'am Lloyd. Ha? Ayan. So, quick tour lang sa basement. Ayan, ito yung basement niya. Actually, yung basement niya is, ano na siya, kompleto na. Kasi dito guys, sa Canada, pagka magmo-mortgage tayo, yung basement, optional yan. Kung gusto nating paggawa ng basement, may additional cost yun. Meron naman kasi na pag mga nagmo-mortgage, pwedeng kayo na lang yung magpagawa ng basement or pwedeng ipagawa nyo sa builder pero mas mataas yung presyo. So, ito yung ating basement. Meron din tayong living room dito. Ayan, ito yung isang bedroom. Actually, pwede naman itong gawing dalawang bedroom. Ito lang ginawa nating craft. Ayan, diba? Pag may mga projects, dito ginagawa. Study table, nandito. Ayan, so... Ayan, so meron pa tayong ping pong table dito. Ang saya. Ayan, ito kasi pump room yan. Tsaka ito, yan, wala na ito. Ayan. Alright, so ito yung ating washroom. Meron ding sariling washroom sa basement. Lipa tayo dito sa kitchen kasi nandito si Ma'am Lloyd. Ayan, di ba ang ganda, ang lupet ng bahay. Napakaganda, talagang namang highly recommended itong bahay na to. Gusto ko talaga itong bahay na to. So Ma'am Lloyd, ayan, andyan na ulit si Ma'am Lloyd, kausapin ulit natin. May tanong lang ako kasi hindi wala naman akong idea sa pagmo-mortgage o hindi pa ako ready mag-mortgage sa ngayon. So ano ba yung mga simpleng kailangan credit score ng tao para ma-approve sa... Sige, umpisa ayan natin ganito, Tim. Ang magandang katanungan yan kasi, let's face it, marami tayong kababayan pagpunta sa Canada. Yan ang pinakapangarap talaga natin, yung bahay. Ang kagandahan dito, we can do it. Kasi marami na tayong mga kababayan na bumili ng mga bahay dito. Hindi ito imposible. Basta may magandang trabaho ka, magandang credit score mo. Ang tanong mo nga, ano ba dapat na credit score? Mm-hmm. Kung ang credit score mo 680, maganda yan. Kung nasa 650 pababa, medyo alanganin tayo. So, mm-hmm, kailangan maintain natin yung 680 pataas. Kung talagang 650 ka lang, pwede nating i-apply yan sa banko. Pero medyo kakaba-kaba tayo kung yun ay ma-approve. Okay? Mm-hmm. So, paano natin mapapaganda ang ating credit score bago tayo pumunta sa pag-apply sa mortgage, no? Mm-hmm. Okay, yung may mga utang dito, ini-encourage yan. Hinihikay tayo ng mga utang. Kasi para ma-prove natin sa mga banko tsaka sa score ng system na tayo ay responsable, mm-hmm, at disiplinado. Kunyari, binigyan kayo ng credit card. Sabi, ang limit ninyo ay 2,000. Right? Pwede nyong gamitin lahat yung 2,000 na yun. Itong buwan na ito, mag-shopping kayo. Kung may mga sale, make sure lang, bayaran ninyo on bago time. Bago due date. Mag-due date niya, kunyari, sabi niya, ang due date mo is January 15. January 12, January 13, 14. Dapat bayad ka na yung minimum payment. Okay? Mm-hmm. Kung di mo kayang bayaran yung 2,000, may minimum payment ka na 150, make sure bayad yun. Mame-maintain mo ngayon yung kagandahan ng yung credit score. Even better, kung yung 2,000 na yun, mabayaran mo in full, tapos mangutang ka ulit.
gamitin mo ulit. So, doon sa mga tao na gustong mag-build up yung credit score nila, ang advice ko, gamitin yung bagong credit card niyo pagbili ng grocery. Na alam mo naman talaga, lalabas mo yung pera mo eh. Mm-hmm. So, gamitin mo yon, tapos due date mo next month, bago mag-due date, bayaran mo. Then, gamitin mo na naman. So, nakikita ngayon na, oh, ginamit niya, binayaran niya on time. So, nabibuild okay. yung trust, tsaka yung makikita ng banko, disiplinado ito, responsable, mapagkakatiwalaan ko. Kaya huwag kayo magtakal, next time, isulat kayong darat, kayong sabi, ang limit mo ay 5,000 na. Okay. Kumbaga, itataas na ni... Yes. ni so, credit card company yung limit mo kasi nagtiwala siya sa'yo. Exactly. Diba? Maganda ka mag-payment. Yes. Mm-hmm. So, maliban pa doon sa paggamit ng credit card, yung inyong telephone bill, importante isa pa yan. Mm-hmm. Kung mamaliit lang siya, hindi ibig sabihin, oh, you know, 75 lang siya, next month ko na bayaran. Hindi po. Kailangan bayaran nyo yung due date niya in full. Pati yung rental ninyo, kailangan meron kayong kasulatan na nagbabayad kayo on time. Lahat siya nakakadagdag pag nag-apply kayo ng mortgage. Sasabihin sa niya, ano pong pwede kong makita na pinagkatiwalaan ka? Ito po ang rental payment ko, on time siya. Ang telephone bill ko, on time, nakapangalan sa akin. Ang credit, visa card ko, kayo on time ako. Tapos, kung sinabi ng banko, pwede ka nang mag-line of credit, may loan, gamitin mo, ibalik mo lang on time. Ayun. Okay? So, diba? Yeah. So, yun ang isa sa mga talagang ang kine-check dito sa Canada, hindi lang naman sa Canada, kahit tayo mag-mortgage sa ibang bansa, yeah. Especially sa Philippines, laging kine-check sa atin yung ating credit history, kung tayo ba ay on time magbayad, so kaya ba nating bayaran yung ating kukuning mortgage, kasi i-check pa po yan ng banko. Yeah, hindi po basta-basta talaga ina-approve. Kaya advice ko po sa mga Pilipino na nandito sa Canada, talaga pong kailangan nating alagaan ang ating credit score, kasi dyan po talaga nagbe-base ang mga mortgage company at saka banko, di ba? Pwede kong idagdag pa? Yes, ma'am. So, kung gusto niyo ng, let's say, permanent resident na kayo, sabi niyo, oh, maganda na yung trabaho ko. More than 1 year, 2 years na ako sa trabaho ko. Maliban dun sa credit score, credit rating na titingnan sa inyo, titingnan yung income niyo for the year or the last 2 years, i-average nila. Kung mag-asawa kayo, you want to combine buy a house. Income. Yung combined income ninyo. So, kailangan yung asawa, maganda rin ang kanyang history. O, kumbaga, hindi lang yung isa. Kasi marami nang tatanong, pwede ba kami mag-mortgage? Maganda naman yung credit score ng asawa ko. Kailangan ba both yon? Kung kaya nyo ma-approve sa isa lang, kung hindi maganda yung score ng kabila, hindi gagamitin yun ng banko. Okay. So, nakapangalan lang dun sa isang tao. Yung bahay naman, pag binili mo dito, maski sa'yo lang nakapangalan, ang asawa mo, co-owner pa din. Hindi mo pwedeng okay. Ibenta yeah. Magandang yun. Information yan. Kasi yes, kasi conjugal property. Conjugal property. Basta't low, tumira kayo pareho dito sa bahay na to, sa'yo lang nakapangalan, ikaw lang ang nagbabayad, asawa mo ito legal, may karapatan siya sa bahay, hindi mo pwedeng ibenta yan na wala siyang firma. Okay. Ayun. Yung maraming salamat Ma'am Lloyda sa counting information. Pero guys, kung gusto niyo po na marami pang information about mortgage, you can contact Ma'am Lloyda Lumalan. Nakikita niyo sa ating screen, aking nilagay ang kanyang contact number, or you can contact me Tim Pasi sa aking YouTube channel and I will direct you to contact Ma'am Lloyda. Ayan. So, maraming salamat Ma'am Lloyda sa pagpapaunlak sa aking vlog na maisama itong about mortgage na to sa ating Filipino communities. Hindi lang sa Filipino communities, at maging sa mga bagong immigrant dito sa Canada at mga nangangarap pang makapunta sa Canada. So, nagkaroon kayo ng kaunting idea kung paano bumili ng bahay dito sa Canada. Diba? Yes. So, may itadagdag po ba kayo Ma'am? Yes. Bago magtapos? Hindi ako ang mortgage specialist o mortgage broker. Oh, okay. Realtor pala. Realtor ako. Real estate agent. License ako dito sa Edmonton, sa Alberta. So, any house pwede. Pero sa mortgage specialist, i-refer ko sa'yo. Lalo kung kababayan natin, mahabang listahan natin sa mga eksperyensyado na dito na pwede tumulong At mga Pilipino po, woman, yes. Diba? Kasi mas madaling kausap pagka kapwa Pilipino to Pilipino. At saka matyaga sila, mapasensya. At kung hindi man kayo approve sa ngayon dahil sa sitwasyon ninyo, i-guide nila kayo para sa ganon next year or next in the future, ma-approve kayo. Pero you contact me or si Tim, i-coconnect namin kayo.
Ayun. Parang ako, so sa ngayon hindi pa kami kayang ready mortgage. Pero sooner, kasi nagkaroon ako ng counting idea. Maraming salamat ma'am sa counting kaalaman na to. So in the future, mali mo makabili ako ng ganitong bahay. Why not? Diba? Wala namang masamang mangarap. Baga patuloy lang tayo sa pangarap natin. Tama yan. So ayun ma'am, magpapaalam na po ako. At maraming salamat po ulit sa pagpapaula kay Team Passes Vlogs. Ayun guys, maraming salamat po sa inyong panonood ng vlog na ito kay Team Passes Vlog. At kung gusto niyo po ng additional information pa, nandito po sa akin description below ang kanilang mga contact, lalo na sa mga naghahanap po ng mortgage dito sa Edmonton, at marami po silang tutulong sa inyo, mga Pilipino po, ayan, mga Pilipino yung nandito. So ito po guys, inuulit ko, ito po ay built by Sterling Homes na matatagpuan dito sa west of Edmonton. Actually, meron pa rin po sila sa ibang area, meron po sila sa south, sa north. So marami po sila. So you can contact the number na binigay ko po dyan na nakikita niyo sa ating screen na yan. Maraming salamat po guys. At inuulit ko, kung bago ka sa aking channel at ngayon ka palang nakapanood, ayan, this is Team Passes. Huwag mo kong kalimutang i-subscribe. Ayan, mag-comment ka na rin. Mag-like. At i-share ang video na ito kung nagustuhan mo. At maraming salamat po. At see you on my next vlogs. Bye-bye!